Direction, the United States government recognizes efforts for transparency and accountability in governance, conferring him the Anti-Corruption Champion Award along with 11 others from the rest of the world. Under his administration, he put a premium on the education sector in recognition of the importance of investing in the future of Pasig, the Pasigeli youth. Some of the notable feats in the education sector under Mayor Vico's leadership include the continuous expansion of the Pasig City Scholarship Program to cover 25,000 scholars, the rollout of the Malusog na Batang Pasigeno, the provision of learning devices to students and other education stakeholders, the improvements of school facilities, continuous capacity building for teachers, expansion of the local school board membership, the introduction of the Pasig City private education for the advancement of the grassroots through academic scholarship assistance, or simply the PAGASA Scholarship Program, as well as entering into strategic partnerships for programs and the projects on education, among others. Congratulations sa mga graduate natin, 881 graduates mula sa Tagbayo High School. Congratulations sa inyo. Parang na-proud po kami sa inyo. Ang haba lang ng introduction ko, sino ba tumawagan? Sa susunod na graduation sa ito, HCL na lang. Nainip pa ko sa haba ng introduction, sabi ko, akit na ako. Kamusta po ang mga graduate natin? Ang mga alin, iba po talaga ang mga nagganap tayo high school. Punong-puno ng sigla at enerhiya. Talagang napakasigla ang ating mga graduate. Yung mga parents po natin, kailangan din natin magbigay buhay. Hindi lang sa mga magsisimang tapos mismo, no? Kundi sa mga parents. Dahil kung wala po sa mga magulang natin, ay wala rin naman po tayo dito. Hindi natin maabot ang lahat ng abot natin, mga milestone natin sa mga buhay. Kaya sa mga magulang, sa mga nanay, tatay, guardian, mga lolo, lola, congratulations din po sa inyo. May isang bahagi po dito na hindi ko makita, kaya uulong po ako dito. Muli po sa ating lahat, ay sa mga ano pala natin, kaya naman ka na rin sa mga guro ng Tagbayo High School na talagang nakita natin kung gano'n sila kasipag, nakita natin kung gano'n sila katsaga, nakita natin kung paano rin yung sakripisyo na ginawa nila. Dahil ang totoo, talagang ang dami nating estudyante sa ating paaralan. Kaya sa ating mga guro, alam ko nasa gilid po siguro mga teachers natin. Taas po ng kamay, teachers. Maraming salamat, teachers. Thank you po sa lahat ng ginagawa ninyo para sa kabataan ng Pasigeno. Kailangan ko rin po ng pagkakataon para pasalamatan ng mga pa natin mga stakeholders. Kinakabahan ako mag-iisa-isahin po lahat kasi baka may mga kaligtaan po ako. Nabati na naman po siguro lahat kaya hindi ko na po sila isa-isahin. Pagkitin ko lang po mga kasamahan ko sa pamahalaang lungsod natin. Siyempre, nandiyan po ang ating City Council. Narinig na po natin ang magandang mensahe ng Vice Mayor natin kanina. Yung mga kasama natin sa EDUC Unit, sila po ang punong abala sa mga graduation. 40 graduations in 3 days po tayo ngayon. Talaga sabi ng National, 3 days lang para matapos ang third ng 40 graduations natin.
natin sa ating Division of City Schools. Kaya talagang medyo gaol tayo sa oras at medyo mabigat yung paghahanda. Pero sa tulong ng EDUC unit po natin, yung mga pangangailangan natin sa ating graduation ay kahit papalo, naging maayos naman po sana. Na first na naman, parang mga pang-apat na graduation pa lang namin ko sa 14. So sana naging okay po ang lahat ng preparation natin mula sa decor, hanggang sa system, hanggang sa pagkain na mamaya meron din po siyempre yan. Ano? Opo, pwede naman po malampak kung gusto po ninyo. Pero biro lang. Ako po ay masaya-masaya na maging bahagi kahit papano ng inyong mga buhay bilang inyong mayor. Ang dami nating pinagdaanan ng batch ninyo, ang daming pinagdaanan ng pagsubok. Naranasan ninyo yung pandemya, naranasan ninyo yung distance of blended learning, naranasan ninyo yung blended, naranasan ninyo yung pagbalik sa face-to-face, naranasan ninyo, napagdaanan ninyo yung heatwave at marami pang iba pa. Ang ganda ng mensahe sa atin ni Vice Mayor Dodon Tatla, iniikayat niya tayo na isa natin ang ating pangarap. Ito yung tamang pagkakataon, ito yung tamang panahon para mangarap tayo ng mataas bilang mga kabataan pa si Gaming. At ako po ay buong pusong sumasang-ayon po sa kanya. Pero ang susunod na tanong po niya, opo, mataas ang pangarap natin, ito yung mga oportunidad na meron tayo sa ating mga buhay dahil ng libreng pag-aaral sa tertiary o sa kolehiyo, yung whether sa PLP o sa Pagkasa Scholarship Program po na inulunsan noong nakaraang taon. Pero ang tanong po, paano tayo makakarating doon? Kasi ang totoo po niyan, wala naman pong nagising na lang bigla isang umaga at isa na siyang successful na negosyante, milyonaryo, milyonaryo na. Nagsimula po yan sa maliit. Wala rin pong nagising na lang bigla isang araw na isa na po siyang magaling na abogado o inhinyero o arkitekto o ano man iba pang profesyon o anong larangan pa man yan. Meron po akong kaibigan. Dito po siya. Mga kapatayan! Yung mga bata po kayo, more or less 18 years old po kayo. Yung mga baby kayo, yung vice mayor natin noong panahon na yun ay si Yoyong Martires. Kilala niyo po ba siya? 70 plus, malapit na pang 80 years old si Yoyong Martires. Pero siguro, alam din po ng iba sa inyo, PBA player po yung dati. PBA player, Olympian pa. Sila yata yung huli nating basketball team na nag-Olympics. Ano? Pero alam niyo, nabili po ako sa kanya. Kasi nung siguro mga 26, 27 years old po ako noon. Naglaro kami ng basketball. 70 years old po siya. Tumatakbo 5-on-5, limahan. Naglaro po kami ng basketball mga 2016, 2017 ito. So pagkatapos namin maglaro, kasi bilib ako sa 70 plus years, ngayon ako nakakita ng 70 plus years old, tumatakbo pa ng medyo mabilis-bilis pa. Tumitira pa sa labas, maayos mag-dribble, namamasa sa akin. Ito Yoyo, paano niyo nagawa yan? 70 plus years old ka. Ayos mo pa rin maglaro ng basketball, paano yan kinaya ng katawan ninyo? Alam mo yung sagot niya sa akin? Disiplina. Dahil nung bata daw siya, araw-araw magja-jogging siya, araw-araw magbubuhat siya, araw-araw mag-iinsayo siya, magpa-practice siya ng basketball. Dahil kung araw-araw talaga, wala bang punto na parang tinataman ka? Ba, siyempre meron, sabi niya. Wala bang punto na parang ayaw mo na, gusto mo nang tumigil? Hindi. Meron din, sabi niya. Minsan ayaw ko naman eh. Minsan tinataman din ako. Minsan napapagod din ako. Pero, nagdidesisyon ako araw-araw na gagawin ko ang mga bagay na yun. Ganun din po siguro, kilala niyo rin po yung tatay ng vice mayor natin. Siya yung tinatawag na living legend. Siya yung oldest PBA player na naging aktibo 50 years old na. Talagang kondisyon pa rin, nagbabasketball pa rin. Ang punto ko lang po, nakikita natin minsan yung dulong produkto na. Nakikita na natin yung success
nakikita na natin na 70 years old, talagang malakas pa rin, nagbabasketball pa rin. Pero hindi natin nakikita, hindi natin natatanong minsan, paano sila nakarating doon? Totoo yan para sa basketball player, pero totoo rin po yan para sa mga pinaka-successful na negosyante, doktor, engineero, at kahit anong profesyon pa. Yung malalaking gusto natin makamit bukas, yung matataas nating pangarap na gusto nating maabot, gusto nating marating, nagsisimula po lahat ng yan sa maliliit na desisyon natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Totoo po yan sa malalaking bagay na success. Totoo rin po yan sa mga negatibong bagay. Wala rin pong nagising na naumika isang araw na drug addict na siya. Nagsimula yan, sinubukan muna na barkada sa hindi magandang barkada o mga liyari sa kaibigan. Araw-araw, magpapadala ng palala. Wala rin na nagising lang bigla isang araw, nagbaw na siya sa utang. Unti-unti po yan nangyayari. Whether positive or negative, totoo po ito. The big things of tomorrow start with the little things of today. Kaya iniikayat ko po ang mga kabataang pasigeryo natin, ang bawat isa sa inyo. Ngayon ay isang napaka-importanteng punto ng inyong mga buhay. Dumarating kayo sa punto na kailanganin yung mag-desisyon. May desisyon na malaki, pero sa aking palagay, mas importante yung maliliit na desisyon. Paano tayo makakarating sa gusto natin marating sa balang araw? Gusto niyo maging abogado? Nagsisimula po yan sa isang libro. Gusto mo maging atleta? Nagsisimula yan. So, anong workout gagawin niyo mamayang gabi? Hindi bukas, kundi ngayon. It starts with the little decisions. At kung yan po ang gagawin natin, kung magde-decision tayo ng tama araw-araw, patuloy tayo mangarap na mataas at sasamahan natin ito ng pananampalataya sa Diyos at patuloy na pagtsatsaga at pagpupursige. Ano man ang hatlang na dumating sa ating mga buhay, sigurado po ako na malayo-malayo ang mararating ninyo sa buhay. After 20 years, pag nag-reunion kayo ngayon, tingnan niyo po yung nakaupo sa kaliwa ninyo. Tingnan niyo po, tulog na ba siya? Nakaupo sa kaliwanan nyo ngayon, kakulitan nyo na ngayon. Pero hindi nyo alam, after 20 years, pag nag-reunion kayo ulit, isa na pala ng mayaman na negosyante, milyonaryo na pala yan. Yung sa kapilang side nyo, yung sa kanan naman po, tingnan nyo rin po yung nasa kanan ninyo. Hindi nyo po alam, after 20 years, after 25 years, yan na po pala yung isang kinikilala nationwide na pinakasikat, pinakamagaling. Abogado, hindi po natin masasabi kung ano ang in-store ng future para sa atin. Muli po, patuloy tayo manampalataya sa Diyos, magpursige lang po tayo, magtsaga, magsumika, at araw-araw, mag-desisyon tayo ng tama. Malaki man, maliit, mag-desisyon po tayo ng tama sa ating mga araw-araw ng buhay. Sigurado po, malayo-malayo ang inyong mararating. Kami po ay excited na para sa inyo. Muli po sa inyong lahat, congratulations! Mabuhay po kayo! Maraming salamat po, Honorable Mayor Vito Soto, sa patuloy na magpapaagos ng pag-asa sa mga Pasigueños. Thank you, Mayor. On behalf of the graduating class and the Quayo High School community, I would like to extend our sincerest thank you. We are grateful to have you as a leader who tirelessly works towards the betterment of our city.